Although at nire-reklamo po ang mister na pinagpalit daw po siya sa mismong pinsan ni mister at may anak na daw din po sila. Kapitbahay po nila, yung kabit ng asawa ko, kapitbahay po nila, pinsan niya po eh. O nga, nagsasama sila ngayon? Hindi ko po alam kasi ano, binabarangay po nung ano, kasi nabuntis po yung babae. Tapos binabarangay nung pamilya nung magulang ng babae, pagsamahin sila. Tapos binayagan din po ng kapitan. Kasi ano ulit? Hindi ko na ano. Ano po, kasi nabuntis po yung ano, yung anak niya ngayon. Pinatawag yung asawa ko, pinabarangay nila. Para pagsamahin yun. Para panagutan niya? Opo, ganun po. Paano niya pananagutan? Eh mag-asawa na, kasal kayo sa huwes, sa simbahan? Simbahan po talaga. Sa simbahan? Opo. So ngayon, nagsasama ba kayo ng mister mo noon, nung hindi pa nangyari ito? Opo. Sigurado ba siya na anak niya? Inamin po niya yun, nung nag-chat ako sa kanya, inamin po niya. So inamin niya na may relasyon sila? Kahit na pinsan niya? Opo. Florante? Apo. Oh, nanditong kasama namin si Marivic ngayon. At apo. Nasaan ka ba? Nandito po sa Laguna, trabaho. Oh. Labi pero pag tinatawagan ka lang, sabi mo wala kang trabaho. Hindi ka kaya, hindi ka napapadala. Anim na taon na. Hindi ah, ano? Yung... At dumbuhan ako natambay. Oh. Kasi paano wala ako sa'yo eh. Kasi ikaw, mag-isa ka lang. So, umpisa ko lang sa trabaho. Tatatlong araw pa nga ako dito. Oh. Pero anim na araw ka, hindi napadala. Anim na taon ka. Hindi ka nung paramdam sa amin. Pag tinawagan ka, 100 ako tumatawag sa'yo, hindi mo sinasagot. Eh, nagpapadala naman ako sa'yo pag may trabaho. Nandito ang Arecibo. Ilang buwan lang yon, ilang buwan lang sa anim na taon. Florante, may obligasyon ka ha? Sa pamilya mo at lalo na sa bata. Hindi, nagpapadala po ako, ma'am. Nagpapadala kayo na. Tinungaling ka. Nandito po ma'am yung Arecibo. Oo, ngayon ka lang nagpadala nung tatlong buwan. Kailan ba kayo naghiwalay, Marivic? Kailan kayo naghiwalay? Ang grade 2 pa po yung anak ko. So matagal na. Opo. Yun yung nung nabuntis niya yung pinsan? 2 years lang po nabuntis yung pinsan niya. Kailan niya nabuntis yung pinsan? Mga last year lang po. Magdalang taon na po yung bata. So hindi yan ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Hindi po. Florante. Ah. Anong balak mo para panagutan mo ang mga responsibilidad mo? Parang ang dami naman nating anak. Ilan ba anak mo? Sa totoo lang po ma'am, nagpapadala po ako. Siyempre, hindi naman po ako regular sa trabaho. Sigurado ka nagpapadala ka? 6 na taon! Ilang bisis ka lang nagpadala sa amin? Andito po yung resibo na sa akin resibo. Po. Tapos pag pinsinabihan ka, nagagalit ka pa. Kunting padala mo lang. Kunti lang naman ang sahod ko, magkano lang ba? Tapos ang pinagtutulungan niyo ako doon sa inyo, mga kamag-anak ng babae. Pinagtutulungan niyo ako, nilait-lait niyo ako, tapos siniraan mo ako sa babae mo. Sabi mo sa lahat ng mga asawa mo, ako yung pangit. Hindi ko na ano yun, hindi ko alam yun. Hindi alam. Sinasabi pa ng babae mo, kung hindi mo alam. Ano ba ang gusto nating mangyari ngayon, Marivic? Gusto ko yan ipakulong silang dalawa. Sinungaling ka. Sa 6 taon, ilang bisis ka nang padala sa amin. Di ba nung nag-graduate yung anak mo, grade 6, di ba tinayo ko yung sapatos niya kaya iyak ko. Nangiyak ako doon sa stage. Hindi mo yun alam. Kahit mabili ng uniform ng anak mo, hindi yung anak mabili yan. Magpapadala naman po ako. Tapos yung babae mo dito, apat-apat, kapit-bahay mo pa. Tapos kinikusinti ng magulang, lahat ng babae pala doon, inuwi niya. Apat daw po yung kabit ni Mr. sa Batangas, attorney. Florante. Wala po. Anong wala ka dyan? May anak ka sa iba, Florante. May marami kang panganay. Meron po na aksidente lang po yung sa ano, kay Judith. Ano? Sa aksidente? Sandali. Okay. Parang sumakta ang ulo ko doon sa aksidente. Parang, paano naman nag-i-aksidente? Sandali lang ha? Nadapa. Florante, hindi. Alam mo, ang pakikipagrelasyon, ang pagkakaroon ng anak, napakalaking responsibilidad. Ha? Hindi ka pwedeng magtago sa sasabihin mo lang na wala akong trabaho o ngayon lang ako nagkaroon ng trabaho. Ay, nagsilang ng anak eh. Nagdagdag ka pa ng ano dito sa... Puro nag-apply po naman ako, ma'am. May kasong problema. Tatawag-tawagan daw. Eh, wala po. Ngayon lang po natawagan. Kaya hindi po kahit di naman may ano ka, may trabaho ka, magkano lang padala mo sa amin. Ano ba ang trabaho mo ngayon? Anong trabaho mo ngayon, Florante? Construction lang po. Sa construction. Arawan? Lingguhan, Katkinsenas, katapusan? So, arawan? Ang ngayon po, Lingguhan. And dati po, Quincenas. Oh. Magkano naman ang sweldo mo dyan? Naku, sana minimum wage ito, Shari. Baka iba pang ano natin to. Eh, magkano ang sweldo mo? Magkano ang sahod mo kada linggo?
Eh, ang ano na namin, nasa ano, 600. 600 ang araw? Pasok sa pero ano, hindi pa ako na-aprobahan yata yun, ma'am. Pasok sa minimum wage, yung 600. Magkano ang kaya mong ipadala kay Marivic? Kada sahod po. Mm. Pwede na po ba nung ano, kahit 1.5 po sa linggo-linggo. Oh, 1.5 linggo-linggo. Okay kasi na ba yun sa'yo, Marivic? Gusto ko po yan, makulong. Nako, kasi po may problema tayo. May pag nakulong siya, lalong wala siyang trabaho, wala siyang mabibigay po sa inyo. Dami niya po na ano eh, ginawa sa akin eh. May motor pa po ako yung nahulugan, ma'am eh. Lagi yung rason mo ganyan, di ba? Sabi mo nang nakaraan, tapos na, tapos ngayon. Apat na buwan na nga akong din nakahulog. Eh, nandito na, oh. Ano, di ako nakahulog sa motor. Sinungaling ka. Chari, kasi mukhang ang gusto talaga ni Marivic, ikasuhan. Oh, pag kinasuhan ka... Pinag-light niyo ako lahat, kinuntra niyo ako lahat doon, di ba? Pinagtutulungan niyo ako, pati yung pamilya ng babae. Minumurumura niyo ako doon, lahat kayo doon, masasakit yung salita niyo. Wala na akong alam dyan, di ko na alam yung kanilang ano doon. Kasi tagal na akong di umuwi doon. Tapos ngayon pinadala namin nung last year, pinadala namin nung 1.5. Kasi tinawagan ng nanay ko nga, kasi nga pandemic. Tapos pinadala namin nung pira pa ng nanay ko, nisakay ni Ram namin. Tapos sige, ngayon, kung ganun talaga, na. Oy, kung ganun talaga ang desisyon ni Marivic, nakakasuhan, ay handa naman ang wanted sa radyo na tulungan ka. Pero yun ang tatandaan mo rin na, yun na nga, ma... Ito kasi ang dami ebidensya, ang dami palang babae. O may ebidensya ka naman, di ba? Pagkuha po ng pera, pagkuha po ng pera na pinadala namin kasi pandemic, naawa yung nanay ko. Yung pala magkasama pala sila ng babae dun sa bahay nila. Alam mo, maganda dyan, attorney, benta niya yung motor. hindi nga niya ba, baka nga narimatan na eh. Lagi niyang inaano yung motor eh, benta niya yung motor. Yun yung lagi yung daylan niya, yun yung motor. Saan ba kayo nagkakilala ni Florante? Doon po sa Santa Ana, doon po sa anong trabaho po, magkalapit sa trabaho. Oh, ilan taon na ba si Florante? Ilan taon ka na, Florante? 40 na po. 40. Ikaw, Marivic, ilan taon ka? 46 na po. 46. O, matanda ka ng konti. Opo. Eh, pero sige, dahil hindi naman ito magkakausan dito sa air eh. Kausapin yung off-air po. Oo, mag-usap kayo off-air. Yung 1.5 na sinasabi niya na weekly, tingnan natin kung magagawa yun. Pag hindi, saka sinabi nung anak kasuhan na. Sinabi po ng anak niya kagabi pa, kulong na lang daw siya. Mm-hmm. Sige, ma'am. Ayan. Wala pong problema dun, ma'am. Kausapin ko kayo, ma'am, off-air. Tulungan po namin kayo, ma'am, ha? Sige po. Florante, wag mo ibababa yung linya. Kakausapin ka ng staff namin, ha? Okay. Mm-hmm.